Tapos, ang naririnig ko lang, yung sabi nung nurse na, kalma ka lang, kalma ka lang. Eh, paano ako kakalma nga? Eh, sobrang init. Tapos, ang sakit ng tiyan ko. Tapos, yung nga ganun, may gumaganon talas. Parang nagsasabihan sila na. Tapos, hanggang sa umabot na yung time na, parang nagsasabi sila na, labas sila, lalabas sila, lalabas sila. Yung ganun. Oh, naririnig mo siya? Oh, o... Naririnig ko. Naririnig ko sa lahing, yun nga, yung point na yun, akala ko lang talaga, isip ko yun, sa isip ko yun. Hmm. Pero hindi pala. Eh, yun po yun talaga, yun, dun po. Kaya nga, tapos nang pagkatapos, basta matagal po yun eh, matagal po yun. Hanggang sa, nagulat nga din po, bigla na lang po, nawala, lumigil na yung pag-iyak ko. Tapos, ano, pinaupo na nila ako ni Father Oblong. Nagulat po ako, ang gaan ang pakiramdam ko after nun. Hindi ko talaga maipaliwanag. Para akong, alam mo yung time na yun, para akong, yung feelings ko na para akong kinuha ng Diyos sa impyerno, alam mo yung ganun, yung parang hinugot ako doon. Yun yung feeling ko, parang yung feeling ko yung kaluluwa ko na sa impyerno, dahil siguro dahil sa ganun, sa nagawa kong kasalanan, alam mo yung ganun, tapos parang hinugot ako ng Diyos. Sobra yung ano ko, yung pakiramdam na, ewan ko, hindi ko talaga ma-explain. Alam mo yung feeling ko para akong bata, bagong anak, sanggol na, bagong panganak pa lang na parang hindi ako marunong magalit. Alam mo yung parang mahal ko lahat ng tao. Sabi ko, bakit? Sabi ko nga sa doktor yung nakayakap ko noon agad. Eh. Sabi ko, bakit ganito? Ba't ang gaan ang feeling ko? Sabi ko talaga dun sa doktor, hindi ko talaga ma-explain. Wow. Opo, hindi ko ma-explain. Kaya grabe po talaga yung ginawa sa akin ng Diyos. Kaya may Diyos po talaga. Sasabihin ko yung sa ano, yung ibang dyan na maninira sa mga sa Katoliko. Totoo po ang Diyos, saka totoo po si Mama Mary. Hindi ko man siya nakita, pero naramdaman ko siya nang dahil po sa pag-repent ko, nang dahil sa pag-ano ko sa mga kasalanan ko. Kasi yun nga. Nung time na ano ako, yung namanipula ako ng devil, yung masyado na akong paniniwala sa mga ano niya, nagpadala ako sa ano niya, sa galit, sa sama ng loob, sa mga ano, yun nga, dami ko nang, yun, na masyado ako, kaya nawala na si Mama Mary, pero sa awa ng Diyos, dahil nga, kaya nga sabi ko sa iyo, bro, malaking tulong yung sa vlog niyo, kasi kung hindi rin, ewan ko lang, ma-enlighten pa kaya. Dahil dyan, sis, sabi ko nga kanina na meron din tayong kasamang isa pang magiging guest natin for today. So, mga ka-faith, kung di nyo po kilala na si Father Alvin nga yung Alvilla Flores ang humawak ng kanyang case, which is minor possession. So, kasama po natin ngayon si Father Alvin at i-explain niya sa atin kung ano ba talaga yung nangyari kay Sis Merle. Okay, so mga ka-faith, let's all welcome the parochial vicar of St. Catherine of Alexandria Cathedral Parish, Father Alvin Villaflores. Hello, Father. Hello, magandang gabi, Bro Adrian, and especially sa iyo, Merlin, no? Magandang gabi sa iyo. Kamusta po, Father? Sa mga nanonood din, magandang gabi sa inyong lahat. Ito naman, mabuti naman po sa awa ng Diyos. Ang galing. Thank you po, Father, for na binigyan niyo po kami ng time para makasama si Smirly sa kanyang naging case, which is yung sabi mo nga nung last, yung nag-usap tayo, which is minor possession. So, Father, pwede mo bang explain sa amin ano yung nangyari kay Sis Merle? Ano yung na-discern mo sa kanya nung una mo siya nakita? Nung una talaga, yun, yung mga kaklase namin noon, sinabihan ako na ano bang nangyari kay Merle, bakit ganito? Saka yung post ni Merle sa Facebook niya, sinisend nila sa akin, tapos binasa ko, ano bang nangyari sa kanya? Bakit? Kala ko ba
Parang mamamatay na, kaya gusto na talaga niya magpunta sa pari, hinahanap niya ako, kaya gusto niya magkumpisal, ganito, ganito. Sabi ko, sa isip ko, paano ko siya mapuntahan? Kaya akala ko, andyan siya sa Manila. So, paano ko siya mapuntahan? Tapos, sabi niya sa kaklase namin, sabi niya, wala siya sa Manila, andyan siya sa Negros. Oh. Tapos, pagtanong ko kung saan banda, sa Negros. Good thing naman na, magkalapit lang kami. So, yun, pinuntahan ko siya. Nag-asa ko ng number, tapos pinuntahan ko siya, tinawagan ko siya, ganito. Pumunta ko sa kanila, tapos yun, nagkwento na siya sa akin, anong nangyari sa kanya. Habang nagkwento siya, sinusundan ko siya, sinusundan ko yung mga experiences niya. Tapos doon, nabanggit pa siya yung mga dreams niya ay magkakatotoo. Yes. Saka may isa pa siyang sinabi sa akin na pag yung tao ay, kung may hate siya sa isang tao, may mangyaring masama sa isang tao. Saka, tapos kahit nga yung asawa niya pag minamasahe siya after masahe ng asawa niya hindi na makagalaw yung asawa niya dahil sa hindi nila maintindihan kung anong klaseng pagod yung na maramdaman. Sabi ko so habang nakikinig ako sa kanya may nararamdaman na talaga akong iba to. So, unang-una yung mga panaginip niya, mga katoo, meron siyang psychic ability o psychic power. Parang si Rudy Pangalawa, Basley. Yeah, ganyan. No? May psychic power na yan, psychic ability. Yung mga panaginip na mga katoo, ganyan. Tapos open yung third eye niya. Kasi yung tinitrace ko yung, kinatanong ko siya kung punta ba kayo ng abularyo, meron ba kayong connection sa occult. Yung kinito niya sa akin na, oh, meron father, bata pa kami, pumunta kami, yung parents ko pumupunta ng ganito, ganito. Saka nagpunta pa daw sila ng mga faith healers, yung sabi niya, nasa saniban daw ng Santo Niño, nasa saniban ng Mary. Grabe, okay. Meron pa pala dito sa ano, nakalimutan ko. Tapos sabi ko, okay, sige. Hindi mo na ako nagpakumpisa lang ako sa kanya noon, tapos sabi ko, sige lang, i-schedule kita ng araw. Kasi medyo malaki yung tatrabahoy natin dito. Schedule ko siya, pinapapunta ko sa dito sa cathedral. Pero nung time, wala akong team sa exorcism. Kasi bago pa kasi ako eh. Ang mga binigyan ako ng authority ng local ordinary namin nung November 2020. So, 1 year pa. Pero magkasama na kami ni Father Ronnie Ablong doon sa my our previous parish assignment, no? Nag-assist na pinapa-assist na niya ako. O tinuturo na din niya ako na anong gagawin sa mga itong bagay. So noong November 2020, binigyan na ako ng authority ng obispo. Ayun, simula na akong nagtuan, nag-assist na, pero wala pa akong team. Sabi ko, yung case ni Merle, ay actually yung case niya is severe oppression, no? Isang guhit na lang, or period na lang, fully possessed na siya. Fully possessed na siya. Sabi ko, iba to, no? Kaya tinunta ko si Father Ronnie, meron ko sa klase na ganito yung sitwasyon niya, ganito yung problema niya. Pwede ko bang dalhin dyan? Patulong ako sa iyo, kaya wala pa akong team. Sige, Father. Ayun, pinapapunta ko si Merle dito sa cathedral, kasama yung asawa niya, tapos dinala ko siya dun sa parish ni Father Ronnie Ablong. Tapos yun, sinimulan namin yung session. So, ayun na. Nung pinapadasal pa siya ng Hail Mary, hindi na siya makakadasal, hindi niya matapos na yung Hail Mary. Hindi mo matapos, Tapos yun, pinahiga na namin siya sa higaan, yun, sinimulan na namin yung deliverance, sinimulan namin yung prayer. Kasi totoo yung sinabi niya na, para pa nga siyang mag-levitate, no? Kung wala, hindi pa siya tinali namin. Yung lulutang siya. Nakita yung asawa niya, nakita yung asawa niya kung ano nangyari sa kanya. Tapos yung team ni Father Ablong, meron siyang team na meron din gift. Nakita niyo sa Satya ni Merlin na meron daw apoy na bilog. Nag-circle yung apoy sa Satya ni Merlin. Siya, kaya sabi niya mainit siya niya. Oo, yan sinabi niya sa akin. No? May apoy daw sa kanya, sa Satya niya. So yun. Ayun nangyari, so nung na-discover namin na si Merle ay malapit na fully possessed si Merle, no? So, andyan siya sa severe oppression na. No? Severe oppression.
So, yan, pagkatapos noon, ginadasalan namin ni Father Ablong. So, ako na yung nagpapatuloy. Ako na yung nag-follow up. No, continue sa mga prayers. Nag-follow up sa mga... Hindi ko na makalimutan kung ilang session na kami noon. Kasi may nangyari pa noon, Father, di ba? Yes, oo. Oh. Meron pa siyang mga... After noon, ano, meron pa palang nangyari. Binalikan pa. Meron pa mga nangyari, oo. Oh. So, yun, kina-follow up na namin. Ako na lang yung nagpa-follow up nung nagdasal sa kanya. Mm. Hanggang sa wala na siyang reaction, wala nang mga demonic attack. Yes. Wala na yung mga kon. Hanggang sa okay na si Merle. So yan. Yan yung case ni Merle. Bali ilang session, ilang session lang kayo sa kanya, Father. Hindi ko na matanggan kung ilan yun. Hindi ko na matanggan kung ilang session kami nun. Pero siguro more or less mga 10 sessions or 8 ganun. So yung tingin mo naging naging portal sa kanya talaga ng demonyo is yung naging traumatic experience ni Sis Merle, no? Tsaka yung mga occult practice nga, yung pagsangguni sa mga albularyo, faith healer, yeah. No? Isa rin yun. Yung mga experience ni Merle, no? Isa rin yun yung mga portals ng demonyo. Ito kasi kapag mahina yung tao, no? Kapag broken yung tao, madali talaga vulnerable kasi yung tao. No? Kapag broken siya, kapag mahina siya, lalong-lalong na yung pananampalataya na, no? Madali talaga. Tapos, may connection pa sa occult o sa pagsangguni sa mga albularyo, mga faith healers, yan, madali talagang mapasok niyan. Open yung third eye na yan. So, kaya makakita sa mga iba-iba yung makikita niya. May mga entities na makikita niya na hindi natin makita. Kasi yung oppression kasi, yung oppression, it includes burdens or afflictions that torment from the outside and which are wide-ranging and diverse in nature, no? This is, although it is lesser from extraordinary demonic attack, pero pag hindi natin to na-address, can lead to full possession. So, yan na sana yung mangyari kay Merle, no? Yan na sana yung mangyari kay Merle. Pag hindi yung naagapan agad, nadasalan agad, sabi ko kanina, isang buhit na lang. Talagang full possession na talaga. Full possession na sa kanya. Take control na sa kanya ang devil, no? Saka yung mga experience ni Merle, sabi niya, yung health niya, you know? Kasi yung sa oppression, no? Oppression can affect one's health, emotion, psychological well-being, spiritual life, relationships, and works. You know? And itong areas na to sa life natin, no? Sa buhay natin, deteriorate with no apparent cause, no? Yes. Tanong lang tayo, bakit nang nangyari ito? Kahit science, hindi makapaliwanag, hindi makadiagnose kung ano talaga ang dahilan ito. Pag andan ka na sa state, no? Severe oppression, no? Pag meron ng kinalaman ang demonyo, no? Pati ngayon kanina, nabanggit niya yung kahit anong sipag niya, hindi siya makaipon, puro palabas yung pera, no? Wala talaga. Nilalabas. Saka sinabi pa niya sa akin na, Father, hindi na, yung memory ko wala na. Kaya nga ako nag-stop ng college kasi wala na yung memory ko. Even simple word, no? Hindi ako makaka-intindi. Kahit yesterday, hindi ko yan maintindihan kung ano yung yesterday. Sabi ko, iba na talaga to. Pero, Sis Merle, okay ka na ngayon na bumalik na yung memories mo. Yes po, nagulat nga po ako nung pagkatapos po nung ano talaga yung punong last na ano ni Father. Alam po yun ni Father, iyak po na talaga ako nang iyak. Yung nag-sink in na sa akin kasi after nung ano, yung deliverance, pagka ano nun, pagka kinabukasan nun, pumunta kami sa dagat nung asawa ko. Nagulat talaga ako, bakit nagiging, nainom mo yung parang, no, why? Bakit di, parang alam po yung, alam mo yung time na yun, yung parang bang nawawala ng net sa naramdaman kasi nung na may nangyari
Medyo napuputol-putol. Oh, mahina siguro signal. Tapos yun, yun, doon ko siya naramdaman nung pagkatapos. Nawala na yung signal. Tapos yung pagkatapos ng deliverance. Tapos, yun, yun sabi ko talaga. Alam mo yung naging positibo ako. Tapos, after yung noon, after sa deliverance, after 3 days, yun, binalikan ulit ako. Tapos, alam mo, may binigay pala ito yun. May binigay sa akin si Father ito yung Saint Benedict na medal. Ang nangyari pa nga nun, parang alam mo yung mga ilang araw pa, nabibigatan pa ako nito eh. Nabibigatan pa ako nito. Yung parang may gusto pa na tanggalin. Parang may nagaano sa akin na tanggalin. Parang alam mo yung ganun. Tapos ayun, yun, after 3 days pa nun, nanaginip ako. Alam ko nung, madali nga araw pa yun eh, alas 3 a.m. Nag-message ako agad kay Father kasi nagising na lang po ako dahil sa panaginip ko na alam mo yung nanaginip ako ng demonyo na umasok daw ako sa isang kuweba. Tapos bigla na lang nagsarado yung kuweba. Tapos yung nakita ko na shadow is shadow ng demonyo. Yung devil na may ano talaga, sungay. Tapos hindi na po ako makahinga. Tapos nagising po ako dahil sa niligtas ako ng sa... Yung parang nag... Dahil may yung asawa ko daw, pumunta yung asawa ko, hinanap ako. Yung doon ako nagising. Pero yung ano talaga is hirap na hirap daw ako nun makahinga. Yun sa pag-inaginip ko. Kaya yung nag-message ako kay Father nun. Tapos yun si Father sabi niya, follow up kita. Kala yun, pinatawag ako ulit ni Father sa simbahan. Dinasalan niya ako ulit. Tapos, after nun, after a week, at ano, isang mga, yun, nag-sink in na. Iyak talaga ako ng iyak. Kasi alam mo yung inner peace na talagang hinahangad ko noon pa. Wala, nandyan na lahat. Alam mo yung, tapos, may time pa ngayon, nagtatanong ako kay Father, Father, normal ba itong naramdaman ko? Kasi alam mo yung dati, pag once may makikita ako, nasasaktan ako agad. Tapos, alam mo yung, ano, masyado akong sensitive. Tapos, ano, yung biglang nawala yun, nagkukulat ako, tama ba yung naramdaman ko? Okay ba? Normal ba ako? Baka hindi pa to normal. Yung, alam mo yung pag may mangyayari, parang sa utak ko, hindi na ako masyadong naaawa kasi parang feeling ko, sa Diyos, yung may Diyos naman eh, siya nang bahala sa lahat. Alam mo yung ganun. Tapos sabi ni Father, ano daw yun sa Holy Spirit? Yun sabi ko, sabi niya, thanks God na umepekto yung pagdadasal niya. Galing. Yun yun. Grabe nga po, hindi ko talaga ma-explain sa totoo lang. Yung nangyari sa akin, hindi talaga. Saka ngayon, yung dating iyakin, halos araw-araw ako umiiyak noon. Hindi ko nga alam. Sabi ko nga, Father, bakit bumabalik yung yung taong yun, yung gumawa sa akin, matagal ko na siyang pinatawad, pero bakit bumabalik? Yun yung talagang tanong ko kay Father. Tapos, yun, umiiyak ako lagi. Eh, wala naman dapat iyakan. Nagugulat nga yung asawa ko. Tapos nawala po yun kasi ang... May pinagaw, yung nurse nun eh, bali inipon nila yung, kasi yung luha ko nun nung dineliverance nila ako, pinupunasan din po yun ng nurse, tapos nilagay nila sa supo, tapos may pinagawa sila sa amin nun. Kaya wala na ngayon sa wala na talaga. Kaya yung inner, sabi ko nga kay Father, grabe yung inner peace na binigay sa akin, yung alam mo yung, alam nung time na yun, mahal na mahal ko yung mga tao, alam mo yung lahat, parang mahal na mahal ko, tapos yung, parang talaga akong bata, alam mo yung parang wala akong kasalanan. Yes. Alam mo yung parang bago akong silang na ang gaan ang pakiramdam ko. Na hindi talaga akong marunong magalit. Yes. Nagulat na talaga ako nun. Nagulat ako. Amen. Tama yun, sabi ni Father Alvin na Holy Spirit nga yun, yung na-experience mo nun. Mm-mm. So, Sis Merlita, kamusta naman yung buhay mo ngayon after nung experience mo na to, itong yung ano nga yung brother-in-law ko na yun. Kasi may nangyari din sa kanila pagkakuntuan ko nga sila, sabi nila buti nga nang no tanang kasi tawag niya sa akin kasi yung ate dito nang ang tawag ano pag yung iba niyan kasi baka yung pag iba daw yung kausap ko kasi yung pala parang bukang bibig ko na para palagi yung Diyos, kung paano niya ako ganito. Alam mo yung nangyari na yung dating, kasi noon po, kahit anong dasal ko, yung Holy Rosary, di ko yun mamemoryado. Ngayon po, memorize ko na yan. Nagulat po talaga ako. Amen. Memorize ko na po siya. Yung, tapos, nagulat ako, bumalik yung memory ko. Sabi kasi ni Father, babalik din yan. Sabi ni Father, ito totoo po. Bumabalik po talaga siya. Oo. Tapos inaano ako ni Father na yun lang, lagi magdasal, mangumpisal, magsimba. Tapos yung holy, yun nga po, yung sa mag-communion, yun po. So yung role of life nga, ika nga. And Father Alvin,
'di ba, yung naging case ni Sis Merly. Ano yung pwede mong ma-advise sa mga nanonood ngayon na nakaka-experience din ng ganyang, I mean, mayroon silang kakaibang na nararamdaman sa kanilang sarili na alam nila na hindi normal. So ano yung pwede nilang gawin? Ito lang, sa mga nanonood, yung lalo-lalo na kung may mga experience katulad na experience ni Merly, siguro, unang-una, check up muna kayo sa doktor kung mayroon kayong nararamdaman physically. Then, kung wala naman, kung walang findings, punta agad sa simbahan. Doon kayo sa pari, magpapacheck up sa pari. Kumbaga, no? Saka, di ba sinabi naman ni Jesus na sinabi niya kay Santiago na pag may nasakit sa inyo, puntahan niyo ang mga pari simbahan. Hindi naman nagsabi yung Panginoon na pag may nagkasakit sa inyo, puntahan niyo yung mga albularyo, puntahan mo yung mga faith healers. Hindi. Ang sabi niya, punta kayo sa simbahan, puntahan niyo mga pari sa simbahan. Yun lang. Pag mayroon naman kayong nararamdaman na kakaiba, punta kayo sa simbahan, no? Lalong-lalo na sa mga sa mga pari, no? Wag doon sa mga ano yun, yung mga albularyo, wag yun, yes, sa mga faith healers, no? Faith healer. Okay. Actually, yung mga faith healers, yung mga albularyo, mga tao na yung mga magandang tao yun, mga mabuting tao yun sila. Ang problema lang ay yung mga tinatawag nila na abyan, yung mga guardians nila, no? That is evil spirit, no? Yung sasabi ng spirit tutunto, no? Hindi yan sa spirit, Holy Spirit, no? Mga evil spirit niyan. Kaya pag pumupunta tayo sa mga ganyan, pag magsangguni tayo sa mga ganyan, yung mag-albularyo, yung mga faith healers, yung mga mantatawas, kung ano-ano pa, eh ma-open natin, ma-open yung mga third eyes natin. At kung open na yung third eyes natin, yung mga spirit, yung mga bad spirit, sasama yan sa atin kung saan tayo pupunta. Pupunta yan sa bahay, titira yan sa buhay natin. Kaya tayo rin ang nagbigay ng address sa mga spirito na yan. At luckily, wala man silang address dito sa mundo. Hindi lang tao lang ang nagbigay ng address sa mga ganitong spirito. Kaya iwasan natin, no? Iwasan natin yung pagsangguni sa mga ganyan mga bagay, no? At walang ibang makapangyarihan kundi lang Diyos lamang. Siya ang pinaka makapangyarihan. Kung meron kayong mga Biblia, babasahin niyo yung Old Testament. 'Yun, sinasabi doon kung ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga ganyang mga pagan practices. Yung mga albularyo, yung makusangguni sa albularyo, pagsangguni sa mga mangkatawas, ikilos, that is pagan practices. Ang yung mga tao na nagpa-practice sa mga ganyan, katawag itong mga pagan practitioners. Yes. So, iwasan natin yung mga ganyan. Father, may singit din na tanong dito si Arlene. Brother Adrian, patanong lang po kay Father Alvin, ano po nangyari sa soul ng isang tao na na-possess gawa ng kulam? In this case po, may kumukulam at papadala ng mga evil spirits sa taong bibiktimahin. Okay. Unang-una, dapat kung andyan, kung nakakapagkumpisa yung tao, hindi naman natin, if he is in a state of grace, saka hindi naman natin, we cannot fathom the mercy of God. We cannot fathom the mercy of God. Yung Panginoon talaga yung may kapangyarihan, no? So, yung taong possess or kinukulam, no? Posibleng yung kaluluwa niya, posibleng mapupunta talaga sa impyerno. No? Mapupunta talaga sa impyerno. Kasi that is payback time. Payback time yan sa demonyo, yung ganyan. No? Yung pagsangguni natin sa mga pagan practices. No? Yung ganyan, no? Tapos pag hindi natin yan na-confess, pag hindi natin yan hindi natin, kung hindi tayo nakapaglinis sa ating kaluluwa, hindi natin yan na-confess, possibly yan, punta tayo sa impyerno yan. But, again, we cannot fathom the mercy of God. Amen. Pero, Father, di ba kunyari, active, I mean, yung ginagawa mo naman yung rule of life, which is yung prayer life mo, okay naman, nagko-confess ka, minisa ka every Sunday, kunyari may galit sa'yo, kukulamin ka,
hindi yan tatalab sa kanila, di ba? Tama? Depende po. No? Depende po. Mayroon naman tao, mayroon naman mga tao na church goers, na nagdadasal lagi, no? Nagko-confess lagi. But matatamaan yun sila pag yan, pag pupunta din sila ng mga pagan practices, o mga pagan practitioners. Talaga. Pag open sila, no? Pag meron silang meron silang occult connections, no? Or yung mga meron silang generational bandages. Oo. Yan. Pero kung tama, wala naman. Wala naman, wala naman, walang problema, no? Walang problema. Saka for example, yung tao na kinukulam tapos pupunta sa exorcist o magpapadasal o pag-deliverance. Yung effect niyan ay matatamaan yung una natamaan yung kinulam. Pag na-deliverance na yung kinulam, matatamaan din yun ang nagkulam. Oh. Parang babalik sa kanya yon. Grabe, oo. Yeah. Kaya delikado talaga yung mga ganyan. Yeah, delikado, no? Yan. Delikado. Actually, yan. Nabasa ko ngayon sa libro ni Father Sikia na may, parang may part doon sinabi niya na may gustong kukulamin yung, pero itong gustong kulamin active nga simbahan, okay naman yung buhay. Parang namatay daw yung nagkukulam. Kukulam. Pwede yan. Yan. Parang babanda yung ano ba tawag nun? Parang yeah, parang babanda yung kulam nila. Oh, no? Babalik talaga yun sa kasi, for example din, yung for example, may tao na galing siya sa isang tao tapos pinapakulam niya. So, ibig sabihin, dalawa na sila. Nainggit. Yung nagkulam at saka yung nagpakulam ay matatamaan din. Parang babalik sa kanila yun. So, grabe talaga maningilang demonyo, no? Grabe. Kaya merong payback, no? Payback time. Pero at first, hindi natin alam kasi deception kasi yan eh. Deception kasi yan, no? Pumupunta tayo sa mga faith healers, tapos pagpunta natin doon, ay, okay man, no? Gumaling kami. Kapunta naman agad. Pero, yan, sinabi ko, pagdating ng panahon, pag yung demonyo ay naniningil, maniningil talaga siya. Amen. Talaga siya. And last siguro, Father, ano ba yung pwede mong ma-advise sa ating mga ka-faith para palakasin ang kanilang spiritual life? Importante talaga yung pagdasal, pagsisimba, no? Yung pagro-rosaryo, yung pagkumpisa lagi, regular confession. Yan yung importante yung para magiging malakas yung kaluluwa natin, no? Saka magiging malapit tayo sa Panginoon. Saka iwasan yung mga bagay na hindi tinuturo sa simbahan. No? Yung mga bagay na mga pagan practices. No? At pag-iwas sa mga pagpunta sa mga pagan practitioners. No, yun lang. Oo, kasi minsan ang dahilan ng mga yan, wala namang mawawala eh. Yeah, yun yung mga sabi nila, wala mawawala. Actually, mayroon talagang mawawala. Mayroon talagang mawawala. Yung pananampalataya mo, yung ma-weaken yung faith mo, yan yung mawawala. Kasi sinabi mo, naniniwala tayo sa Panginoon na makapangyarihan, no? I believe in God, the Father Almighty, no? But bakit ba tayo pumupunta dun sa mga pagan practices? Bakit tayo naniniwala sa mga faith healers kung naniniwala tayo sa Panginoon na mas makapangyarihan? Amen. Now, may nag-comment dito, Father. Sana, Father Alvin, punta kayo sa Palawan. Wala kasi doon exorcist. Maraming mga walking possessed. Palawan. Siguro sa kada diocese, mayroon yung exorcist. No? Mayroon yung exorcist. Siguro magtanong lang po kayo doon kung sino ang in charge o sino ang may authority. Sino ang binigyan ng authority ng obispo. Yes. Kasi dapat talaga under your authority and talaga, no? Hindi pwede kasing ipunta ka ng Manila, ng Bisaya, tapos mag-exorcist. Hindi pwede yun, eh. Hindi lang pwede yan. Yan pwede. So I believe, meron yan. Meron yan sa Palawan. Meron yan dyan. Siguro,
pagtanong, tanungin mo lang yung sinong pare at tatanungin niyo din. Meron yan, meron yan. Kasi madalas ako nakaka-receive ng message na tanong nila paano daw ba makakonect, kunyari, sa'yo, Father Alvin. I'm sure, pag after na itong interview nito, marami mag-message, paano ka pwedeng kausapin, mga ganun. Kaya madalas, ina-advise ko sa kanila, kausapin yung parish priest. Tapos, di ba? Oo. Para ma-refer sila sa tamang tao na pwedeng tumulong sa kanila, lalo na kung demonic talaga yan. Ayun. So, yun. Maraming maraming salamat, Father. And Sis Merly, any last words sa ating mga ka-faith? Mga last message? Last message ko is, ano po talaga, yung sa mga may pinagdaanan katulad ko, kahit ibang sitwasyon man, pero yun nga po, yung huwag mawalan ng pag-asa. At kung yung sigurong, yung ano siguro na huwag maglihe, pati kaya i-open mo talaga sa taong dapat mong pagsabihan. Tsaka yung family talaga, kailangan po talaga yung laging mag-uusap. Tsaka, ano po, yung ano din po, yung mayroon kasing iba na, kasi dumating din ako sa point nung may time din kasi talaga ako na hindi din ako naniniwala sa pari. Pero yun po yung nangyari po sa akin, yung iba po talaga pag sa pari. Iyan po yung alam mo, yung iba pala pag pari talaga, iba yung ano, yun yung gusto kong ano din. Tas mostly kasi dito sa Negros po ang dami pong lumalapit talaga sa mga adbulario. Yun gusto ko po talaga na sana po parang awa niyo na itigil na kasi yung mga kaguluhan sa pamilya. Totoo po yan kasi naranasan din po namin yan hanggang ngayon hindi pa kami ano alam yung on the process pa. Alam ni Father yan nag-aano nga ako sa kanya. Eh. Yung sa pamilya kasi nga dahil nga sa yung family ko ng yung ano nga sa mga ganyan-ganyan. Kaya itigil na natin yan para nakikiusap ako na sana paniwalaan nyo kami. It's yun nga yun na yung alam po yung iba na parang yun iniisip nila na ano nang nangyari sa akin or di kaya di ako nagsasabi ng totoo pero based on my experience talaga yun lang po yung nasa utak ko eh. I am here siguro my mission here is to yun nga po, isabi ko lang, i-spread yung nangyari sa akin, tsaka nasa kanila na yun, kung maniwala sila o hindi. Okay lang sa akin, wala akong ano na, maniwala kayo sa akin, pero nasa sa inyo na yun. Kasi ang para talaga sa akin, based on my experience, totoo yung lahat ng mga sinasabi ng pare, kasi naranasan ko yun. Yun lang po, tapos yun, family, yun po yan, may isang ano pa nga ako, may isa pala akong nakita kaganina, hindi ko alam kung God's will dito eh. Yung isang verse sa ano sa Bible yung Jesus said all those the heavenly Father gives me will to come me and whoever comes to me I will never drive away. Ito po yung iwan ko nakita ko lang din to ganina. Sa John 6:37. Yun po. Amen. Tsaka magdasal po tayo palagi yung pagsimba pangumpisal yun po. Yung Holy Rosary tsaka yung Divine Mercy Chaplet talaga. Araw-araw. Amen. And yun din, yung isa din sa nakikita ko sa naging case mo is yung forgiveness talaga. Yung yes mo, yan po talaga. Tsaka yung correct. Magpatawad po talaga tayo yun po. Yung kasi yun po talaga yung isa sa dahilan. Mabubulag tayo dahil sa hatred. Amen. Tapos yun lang naman yung magpaligtas sa atin. Yes. Kasi yun po pala yung sa sinasabi ko din yan sana ko eh. Yung, di ba lagi tayong nagdadasal ng Our Father? Eh, nandiyan naman yung sa Our Father na yung magpatawad din tayo sa taong nagkakasala sa atin. Dapat i-apply din natin yun. Hindi yun lang yun sa salita lang, kundi sa gawa. Yes. Amen. Ayun. So maraming maraming salamat Sis Merly and Father Alvin. And mga ka-faith, if you want to support din pala ang ministry ni Father Alvin at kanyang diocese, you may support Father Alvin. So ito, i-flash ko dito sa screen. Ayan. So malaking magiging tulong po yan, lalo na sa kanilang ministry, sa kanilang diocese. Ayan. And Father, baka pwede nyo naman kaming i-lead into prayer. Sure. I-bless po natin ang ating faith. Before
sa prayer ko, bro. Nice ko muna magpasalamat sa inyo for giving me this opportunity na makapagsalita, kung lalo-lalo na sa mga nakikinig din, natin, at mga ka-faith natin. No? Para naman mag-guide naman sila kung anong dapat gawin. No? Bilang isang Katoliko, anong dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. So, maraming salamat, bro Adrian, sa opportunity na ito. Na binigay mo sa akin, yung oras na binigay mo sa akin. So, salamat. Merlin, salamat din. Salamat din na kinasali mo ako dito. Merlin, salamat. So, yan. And wait lang, Father, singit ko din pala. Sorry. Kung di nyo pala alam, mga ka-faith, nakita ko kasi ito sa Facebook, sa memories mo, Father, yung post mo, na ikaw yung nag-assist kay Pope Francis nung pumunta siya sa Leyte. Yes po. Ah, yeah. Yes po. Face to face yun, no? Yeah, so sobrang blessed na. Yeah, tagahawak ng mic. Saka hindi lang yun. Meron din isa yung dun sa likod. Magkahawak pa kami ng kamay nun. No? Nag-bless ako sa kanya. Oo. Sobrang blessed ko nun. Ulit tayo another session with you, Father. And siguro ka pwede mo ma-share yung pangyayari na yun. Ayan. Sure. Yeah. Ayan. Yeah. So, ano po, may mga sasabihin ka pa, Father? Tandaan lang natin na sa buhay natin, lagi natin tatandaan na walang ibang makapangyarihan kundi lang ang Diyos. No? Ang Diyos lang ang powerful. No? Amen. Isa powerful. No? And other than that, wala na. Amen. So, let us surrender ourselves to God and pray always, no? Because prayer is the weapon against temptation. Prayer is the weapon against the evil spirit. No? And also, hingin din natin tulong kay Mama Maria, no? Amen. Sige po. So, pwede mong ipag-pray mo kami, Father? Sure, sige. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail, Holy Queen, our Mother Mary, Gate of Heaven and Advocate of sinners, guard us from all evil. Amen. And continue to intercede for us, your unworthy servants. O powerful Mary, we rely on your protection because nobody like you could be so near the Son of God. Amen. We come to you and we invoke your protection. Make our prayers reach the altar of the Most High so Amen. That we may obtain grace, salvation, and response to our prayers. This we ask through Christ our Lord. Amen. 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 May Almighty God have mercy on us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. God bless po. Thank you, Father. Father, pwede ko rin po bang i-share tong cleansing prayer? Baka pwede rin natin i-pray today. Sure. Yeah. So, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the bare soles of our feet. Let this blood penetrate the bare marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And by the sign of your holy cross, drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. So, maraming salamat po, Sis Merly, for that wonderful sharing. Sobra kaming na-touch sa binahagi mo, at marami sa ating mga ka-faith ay talagang naliwanagan sa naging story mo at makaka-relate talaga sa iyo. And Father Alvin, I hope na hindi ka magsawa na pag-invite kita ulit for pwede ka mag-share ulit sa amin ng mga naging experience mo as an exorcist priest sa Diocese ng Dumaguete. Ayan. So kung di nyo pala mga ka-faith na si Father Ronnie Ablong at si Father Alvin ay magkasama sa isang diocese. So, na-interview na rin natin si Father Ronnie yung tungkol sa
naging patient niya na kakapanood ng horror movies. Ayan. So, maraming salamat po, Sis Merlin, Father Alvin. And I'm praying thank for you. Po. Thank you po. God bless. God salamat, bless. Brother Adrian and Merlin, salamat. God bless you all. Okay, Father, good night. God bless po. Thank you, mga faith. Good night. Good night. God bless. Night. Hello mga ka-faith, kindly check out our ka-faith store. So dito sa ating bagong online store dito, makikita nyo yung mga iba't ibang canvas print ng ating mga debosyon dito sa pananampalatayang Katoliko. Katulad ng Divine Mercy, ng Our Lady of Perpetual Help, ng Our Lady of Guadalupe. At marami pang iba na ilalagay tayo dito sa online store na to. So, kung interested ka maka-avail itong mga canvas print na to, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. So, that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.